Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang maulan na hapon po sa inyo lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, sa Elizalde Broadcasting. At syempre po sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde, ang inyong kadiskarte forever. Yan. Naku, nakita nyo ngayon ho, umuulan. Tapos medyo bahana naman dito sa kahabaan ng ano, ng Calau Avenue. Patay kang bata ka. Eh, paano tayo niya? Wala tayong dalang bota. Ay, mahirap po yan, no? Maghihintay tayo mag-subside ang baha. Talagang mahirap po ang buhay. Talagang lahat po ng araw-araw nating mga pakikibaka sa buhay, marami tayo hong na-encounter na mga, kumbaga ho, dagdag pasakit sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Katulad ho ngayon na ating pong pag-uusapan. Kung naalala nyo po kanina ng ating pang-umagang broadcast, yung ating pong pang-umagang pagbabalita sa EB Talakayan, ang pinag-usapan din ho doon tungkol sa pera. Alam nyo kasi itong pera, sinasabi ho naman, hindi lahat ng mahalaga sa buhay ng tao ay pera. Totoo po yan. Pero syempre, kailangan ho natin ng pera. Opo. Kailangan ho ng lahat ng pera, no? Kasi pag wala hong pera, nandito tayo sa daigdig. Wala ho tayo, hindi tayo masyadong makakakilos. But of course, nandiyan ng Panginoon na sa atin po ay tutulong. Pero mahirap po eh. Talaga, pagkakulang tayo sa pera, no? Kanina, pinag-usapan ho natin sa ating EB Talakayan yung mga ayuda na dapat na inaibigay po ng DSW sa mga mamamayan natin, sa ating pong mga kadiskarte, sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong para doon sa COVID-19 nung kasagsagan pa at ito, hanggang ngayon. At sinasabi nga ho na meron pa silang dapat na matanggap na ayuda galing sa DSWD na ngayon ay pinapa-question ng ating mahal na Senadora Amy Marcos sa pamamagitan ng DSWD Secretary Erwin Tulpo. Yan ho kanina pinag-uusapan. Ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga pera ng senior citizen. Bigat, ano? Alam niyo po, yung mga senior citizen talaga namang yan ho ang number one na nangangailangan ng pera. Bakit? Eh siyempre, matatanda na ho. Karamihan po sa kanila, wala ng trabaho. Wala pang pinagkakakitaan, walang trabaho. At yung kanilang mga anak, karaniwan ho, ay walang-wala rin. Kaya wala ho silang mapagkuhanan ng kanilang mga pangangailangan. Unang-una, ano po ba yung mga pangangailangan ng mga senior citizen? Number one, karamihan po sa kanila, pangangailangan po nila ng pambili ng gamot ng kanilang mga maintenance, no? Alam niyo po, yung mga senior citizen natin, karamihan po sa kanila, eh mga may high blood, may diabetes, mga diabetic, kung ano-ano pa mga sakit niyan. At syempre, may mga maintenance sila sa high blood, sa kanilang mga cholesterol, etc. Alam niyo po naman, mahal ang mga gamot, no? Kaya yung kanila pong mga monthly allowance na kinukuha sa munisipyo o sa mga ano po, distrito na kanilang kinalalagyan, ay talaga namang malaking tulong ho yun sa kanila. Pero dito po, sa 4 na buwang monthly allowance ng libu-libong senior citizen na hindi natanggap, sabi ho yata eh, pamasko na lang daw yan sa OSCA. Pamaskong ano na lang daw sa OSCA. Ano ho yung OSCA? Office of the Senior Citizens. Ano? Eh, pamaskang handog na lang daw sa senior citizen natin sa Office of Senior Citizens Affairs. Ayan. 4 na buwang monthly allowance, di natanggap. Matapos burahin ang kanilang mga pangalan sa master list sa 2nd District ng Tondo, Manila. Ito po, may particular na distrito, 2nd District ng Tondo, Manila.
Wow. Kawawa naman po yung ating mga kababayang senior citizen dyan sa second district ng Tondo, Manila. Hindi po sila nakakatanggap ng kanilang monthly allowance at saka sila po ay nagulimihanan. Yun, parang nabigla ho sila. Bakit sila biglang nawala sa master list? Ano? Ay, hindi po nila natanggap ang kanilang pera mula Mayo hanggang Agosto na halaga raw pong 2,000 pesos. Malaking tulong sa senior citizen. Ayan po. Ano, sabi po ng mga senior citizen ngayon ay ano nangyari na hindi sila nakatanggap ng monthly allowance? Paliwanag ng chairman na nagbigay ng kas sa kanila, paliwanag daw ng chairman, no? Ang sabi raw, punta kayo. Punta na lang kayo doon sa opisina ng OSCA sa Manila City Hall. Yun no ang sabi. Doon na lang kayo magtanong. Wow. Biruin niyo po, mga senior citizen, mula sa Tondo, Manila, papupuntahin nyo pa sa City Hall ng Manila. Do, hindi naman ho gano'ng kalayuan yan. But then, alam po naman natin ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Marami po dyan naka-wheelchair na. Marami po dyan naka-baston na. Marami po dyan halos hindi na makalakad. Marami po dyan hindi pwedeng lumakad dahil kailangan may kasama pa. No? Yan po. Samantala, bago tayo magpatuloy, nais ko pong basahin itong ating mga shoutouts na labis ko pong ikinatutuwa at kinaliligaya sa ang ating pong nagbigay ng mga ano po nila ng pagbati ay ang aming dating former principal ng Arellano High School, pinakamagaling sa Manila, Dr. Loida Diaz is watching. Ma'am, thank you po, parati kayong nandyan, salamat po. At sa Mercy Elizalde, hi Tita Mel, good PM. Hi, good PM din. At sabi ho, the lady in red looking good. Talagang nanonood si ma'am. Mana sa inyo, ma'am. Siyempre, di ba? Naalala ko tuloy ho, pagka naka-red kayo, sinasabi namin, birthday nyo ba, ma'am? O, yan. Kasi paboritong ano yan din ni ma'am, yung red. Eh, alam nyo naman, ma'am, kailangan magpabata-bata tayo ng konti kasi para na medyo may manood naman. No? Salamat po, ma'am. Thank you very much. At balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ayun, anong sabi ho? Pinapupunta ng kanilang chairman ang mga senior citizen ng 2nd District sa Tondo. At ang sabi, doon na kayo pumunta sa Manila City Hall, doon sa office ng OSCA, doon yung tanungin. Ayun na nga, sinasabi nga, pinag-uusapan natin. Biro yung papupuntahin mo yung mga pobresitong mga senior citizen, nalos hindi na makalakad, walang pamasahe, problema sino makakasama nila sa pagpunta, no? At pag nagsadya nga sila sa Manila City Hall at halos mapuno daw ang quadrangle at iba't ibang rason ang sinabi sa kanila kung bakit sila po ay nabura. Wow, nabura. Nabura ang kanilang pangalan sa ano ho, sa master list ng mga senior citizens sa 2nd District. Ito po yung mga paliwanag kung bakit daw sila nabura. Eh, para hong scripted daw eh, sabi pa. Di umano, inactive. Ano po ibig sabihin ng inactive? Malawak po yan, di po ba? Non-voter. Wow. Hindi raw kayo butante. At no email address. Wow. Lalong wow ho yun. Kasi, pero inyo naman, senior citizen na tayo, inaalala pa o kinakailangan pa mag-submit tayo ng email address. Yung mga millennial lang ho ang meron niyan. At kung meron man ho yung mga senior citizen na may email address, alam nyo na, yung medyo nakaluluwag, nakakaintindi, hindi, wag naman ho magagalit sa atin yung itang mga kababayan nating senior citizen na halos walang wala talaga. Ano ba ho ang kamalayan nila sa email address na yan? At bakit po sila kinakailangan magkaroon pa ng email address? When in fact, marahil, dapat, sapat na ang kanilang address at buong pangalan. Kilala na sila sa kanilang barangay na nasasakupan. Di po ba? Eh bakit naman o pinahihirapan pa? Anak ng baka o. Email address, nakakatawa ho yun. Di ba? Karamihan ho dyan mag-cellphone nga, hindi pa nga alam mag-email address pa yung mga senior citizen natin. Yung iba nga po dyan, naka-wheelchair na wag naman po kayong ganyan. At sabi nga ho, bakit bibigyan ninyo ng mga sakit ng ulo ang mga senior citizen? Dapat nga po tinutulungan silang mapagaang kanilang
pagkuha ng mga allowances na to. Kasi kahit na maliit na halaga sa kanila po, napakalaki na yun. Dahil nga pambili ng kanilang mga number one na pangangailangan. Ano yun? Mga gamot, di po ba? Kakaawa naman po yung mga senior citizen natin. Eh, wag nyo na hong alisin pa sa kanilang lukbutan yung maliit na pera na yan na ibinibigay ng ating gobyerno. At sabi nga po, napalawak naman ang ibig sabihin ng inactive. Ano ba rin yung inactive? Ano ibig sabihin na inactive bang inyong pangalan o ang inyong inactive na kayo sa listahan dahil kaya kayo nabura? Ano ibig sabihin? It could it be na namatay na ba kayo? Hindi pa naman kayo namamatay. Buhay na buhay pa kayo. Di ba? O ano ba naman ang ibig sabihin na yun na nga, hindi bigla kayo nabura doon? Ano ang dahilan? Sino ang nagbura? Maliban na lamang ko ang isang senior citizen na kasama dyan sa second district ng Tondo ay namayapa na. Siyempre, alam naman ng chairman niya, ng barangay chairman, di po ba? Kasi yan ho ang mga datos na kailangan malaman ng barangay chairman. Alam niya siyempre ang kanyang mga nasasakupan, no? Dapat siya sa atin ang mga pangyayari. Baka may posibilidad po na di na kayo makakuha pa pagka ganyan kasi burado na kayo sa listahan eh. Ibig sabihin nyo, nabura na kayo, wala na yung pangalan nyo doon. Paano kayo pa makakakuha ng pera na inyong monthly kung ang inyong pangalan doon ay wala? Kaya dapat ho asikasuhin niyang mabuti. At sana po, yun namang office ng OSCA, wag nyo na hong pahirapan yung ating mga senior citizen. Dapat ho sa barangay nyo na tinatanong yung mga gusto ninyong tanungin. Wag nyo na hong papuntahin yung ating mga senior citizen dyan. Sabi pa ng staff ng OSCA, hindi na kayo makakuha ng allowance pagkaganyan. At asikasuhin nyo yung mga papeles na kailangan. Ano yung mga papeles? Baka mare. Baka naman sabihin nyo mag-submit sila ng birth certificate. Nakakatawa ho yan. Senior citizen, pagsasubmitin mo pa ng birth certificate, no? Alam mo, no? Masyado na hong ano yan eh. Obvious na na para na tayong ginagago niyan eh, no? Para ho bang sa bus, minsan, alam niyo po, pag ako'y nagko-commute, masyado ho kong observant eh. Minsan may papanik doon, talaga namang kuba na, may baston na, at halos hindi na makalakad. Tapos hahanapan pa ho ng senyoro, siyempre senior, halata, kitang-kita naman. Ano lang ho yung ano nyo, yung senior citizen card. Nakakainis ho minsan eh, di ba? Obvious naman ho eh, na senior eh. Sana ho naman tayong mga magkakababayan, tayong mga citizen dito sa buong Pilipinas, magmahalan tayo, magmalasakitan. Kung alam nyo naman, may magagawa naman kayo na hindi na kailangan pang istorbihin yung senior citizen, nakaupo. Hindi nga maintindihan kung tatayo siya o uupo siya. Tapos aabalahin nyo pa pag hanapin nyo pa ng mga dokumento. Obvious naman ho eh. Sana naman pinaliligtas na yung mga ganon, di ba? Nakakaawa naman eh. Sana naman kung ang senior citizen, yung medyo aktibo pa, yung medyo pag tinignan mo, mukha pang hindi senior citizen, no? Katulad ng inyong lingkod. Nagpapatawa lang ho ako. Pero sa totoo lang, minsan no, tayo ay nagpapasalamat, no? Kasi sa mga edad ho natin, marami po tayong mga kaidaran na mga kasamahan na nakikita po natin medyo sa panglabas na akanyuan, medyo iba-iba ho tayo ng katayuan eh, di po ba? At pasalamat tayo sa Panginoon dahil malusog pa tayo, nakakatayo pa tayo ng walang ano ang tawag doon, baston, no? Nakakapaglakad pa tayo ng maayos, yun ho ang mga pasasalamat natin. Pero yung ating mga ibang kasamahan na senior citizen, nyo halos hindi nga po makalakad pero naglalakad pa rin. Minsan kinakausap ko, Lola, ba't ho kayo nang nag-iisa? Dapat pag lumalakad kayo, may kasama na kayo. Kasi ho, nakakatakot eh. Pag tumayo, halos matutumba. Di ba ho kayo siyempre, kahit pa paano, may concern tayo sa ating mga kasamahan. Di po ba?
Minsan napapatingin ako dahil ako yung natatakot, baka mamaya pag tayo biglang matumba. Alam niyo po, mga senior citizen, nakamukha ko. Pag-ingatan niyo po na tayo ay madapa, na kayo ay magkaroon ng, kasi pag nadapa ho, ang ating pong mga buto ay brittle na, no? At pag yun ang magiging sanhi ng pag-iksipa lalo ng ating ng ating buhay. Kasi siyempre, pag nagkaroon ho tayo ng fracture sa katawan, hindi na tayo makalakad, lalong perwisyo po tayo sa sarili natin, di po ba? At hindi lamang sa sarili, kundi po sa mga taong nakapaligid sa atin na ayaw nating mangyari. Siyempre, ayaw po natin, bawat isa sa atin, ayaw nating magkaroon tayo ng ika nga, maibibigay na perwisyo sa mga anak natin, sa mga kamag-anak. Eh, ang layunin natin, siyempre, habang kahit na matanda tayo, na a-afford pa rin natin na maayos pa rin ang buhay natin hanggang sa tayo pumikit na hindi tayo mukhang kawawa. Yun po ang ating panalangin sa bawat isa. Ano? Kasi po, parang kaawa-awa naman tayo kapag tumanda na tayo, tapos may sakit ka na, hindi ka pa makalakad, wala naman tutulong sa'yo, masyadong kaawa-awa tayo. Kaya pag-ingatan po ninyo ang inyong mga sarili na huwag po tayong madadapa at huwag po kayong dalos-dalos sa pagkilos. At kung kayo maglalakad, tingnan nyo po yung inyong nilalakaran, lalo na pag ganito pong umuulan. At kung umuulan, huwag na po kayong lumabas kung wala naman kayong pupuntahang maayos. Kasi po, andyan po lang sa mga palipaligid ang mga disgrasya. Madulas lang tayo ng konti, tapos na tayo dyan. No, ito pa ho, yung isa nating shout out from Mr. Samuel Gabot is watching. Thank you, sir. Alam nyo, isa pong karangalan sa akin na ang isang mga matitinik na broadcaster at the same time nasa print media po itong mga ito, sila Mr. Gabot, Sammy Gabot. Sino ang hindi nakakakilala kay Mr. Sammy Gabot? Talagang mga kasabayan ho yan nila Percy Lapid. Sila po yung dahilan kung bakit nakasalumuha ko rin sila Percy Lapid, na magagaling ho talaga. Kaya ako po ay natutuwa. Ganun din yung aking isa pang mga kasamahan dyan na si Ike Solas, isang magaling na broadcaster din at this time magaling ho sa print media. Lagi ho siyang kasama ng mga mabibigat na tao at talagang pinagpipitaganan ho siya when it comes to ganitong mga hanap buhay na magagaling sila sa media people. Yan ho ang isa sa mga bantayan dyan sa ating profession na yan. So maraming salamat po Sir Gabot at thank you, naalala nyo ko na po pa rin kami at muli inaanyayahan ko kayo dito. Alam nyo kasi si Mr. Gabot masyado itong what do you call it? Parang masyado maingat. Nako. Eh taga Paranaque lang ho 'yan. Taga Paranaque ba siya? Hindi pala, taga Cavite ho siya. Ayaw ho niya munang magbiyahe kasi masyado nga po siyang maingat eh. Medyo habang hindi pa niya tiyak na andiyan pa rin ang kalabang hindi nakikita. Walang iba kundi ang COVID-19. Pero tandaan niyo sir ha, meron tayong kalaban na hindi nakikita, pero naman may kakampi tayong hindi rin nakikita. Oh, basta tayo may pananalig sa Panginoon Diyos, papatnubayan niya tayo siyempre. At alam niya po ang ating mga galaw, no? Eh alam ko naman naniniwala kayo at siyempre isa kayong devoted din na may paniniwala sa Panginoon. Mabuhay ang Elizalde Broadcasting. Sabi po ni Sir Gabot. Thank you, sir. Ganun din po kayo. At ito nga sinasabi ho natin, ang apat na buwan na monthly allowance ng libo-libong senior citizen dyan sa 2nd District, inuulit natin, 2nd District ng Tondo. Ay, maiba ho ako, nabanggit ko yung Tondo. Alam niyo po, doon sa Facebook ko, ano ba tawag doon sa front page ng Facebook? Ang nakalagay ho doon, pangalan ko, pagkatapos nakalagay from Tondo, Manila. Correction, please. Pinakokorek ko nga ho dito sa mga batang, ito yung mga IT natin. Ano ba tawag doon? Ha? Yun po, nakalagay doon sa aking Facebook. Pangalan ko, pagkatapos from Tondo, Manila. Wow! Isa pong paglilinaw mula sa inyong kadiskarte, Mel Elizalde. Never po akong nanggaling sa Tondo. Though, siyempre, Tondo, oh, maganda ho yan. Isa sa mga siyudad, isa sa mga ano dito sa Maynila, di po ba? Pero hindi po ako taga Tondo. Laking Maynila po ako dito sa area ng
ano ho ng anong tawag dito ng Santa Cruz, Manila. Laking bambang ho ako eh. Tsaka Kirikada. Yan. Pero hindi po ako galing ng Tondo, Manila. Yeah, kaya pinako-correct ko ho yung ano ko, baka hanapin ako doon. Kailan naging taga Tondo si Ma'am Elizalde? Eh wala naman kaming kilalang Elizalde rito sa Tondo. Ha? Kaya sabi ko sa mga bata, pwede pa ba yung baguhin? Ayun. At mabuti na lang, magagaling ho itong mga kasama ko. Eh siyempre, kailangan yung katotohanan ilalagay natin sa Facebook natin, no? Sa ka ba nakatira? Ha? Taga saan ka? Mga ganyan. Siyempre, sabihin nyo yung totoo. Baka may naghahanap sa inyo, hindi kayo makita. Sinabi nyo, taga Tondo kayo. Yung pala, taga Blooming Treat kayo. Malayo-layo ho yan, di ba? Kaya sabi ho, yung mga katotohanan, ilalagay po natin sa ating Facebook. Yan. Wag ho yung mga marites. Bawal yon, no? So, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Sana po ang ating siyudad ng Manila, ang ating Mayor Hani Lacuna ay marinig itong karaingan ng mga senior citizen ng 2nd District ng Tondo na yun ho, medyo nawala ho sila sa listahan eh. Ayun ma'am, baka ho naman pwedeng iutos ninyo o pag-imbestigahan bakit nawala sa listahan. Abay, malaking pera ho ito pag gaganon. Nawala sa listahan eh, hindi pa naman ho hindi pa naman sila, pag namatay ho ba, wala nang ano, syempre, wala nang pera, no? Para sa GSIS yan, pag namatay na yung pensioner, bye, parang gano'n, wala na kayong perang matatanggap unless na meron kayong naiwanan na, ano ho, yung nasa ano pang edad, yung kailangan pa ng patnubay ng magulang. Pero kapag ka ang mga anak ninyo ay ano na, malaki na, professional, at saka sila ay nasa edad na, walang matatanggap yan. At ang spouse nyo na lang ang makakatanggap. Yung kayong dalawa na lang, ho. Halimbawa, ako, nauna ako sa husband ko, yung kalahati na sweldo ko sa kanya. Pag siya naman ang nauna, yung kalahati na sweldo niya sa akin. Ganun lang ho talaga yun. No? Yung sa spouses lang yon. Kaya yun, eh. Pero hindi ho natin nilalangit yung mga ganyang pangyayari. Siyempre, gusto ho natin lahat tayo ay buhay para masaya tayo. No? So ano yon, sabi niya malapit na rin pala ma'am ang birthday mo talaga. si Sir Gabot, oh. Naalala pa yung birthday ko, kinakalimutan ko na nga yan sir eh, kasi dagdag na naman sa another year na dagdag sa buhay ko. Wow, ayoko na, di ba? Kung pwede tigil na muna yung mga birthday, pero yung buhay eh go on, di ba? Alam nyo sa bagay, sabi ho ng mga kaibigan natin, wala yan, numbers lang yan eh, wag mo nang ilagay sa utak mo yan na ano ka na, 37 ka na. Hindi naman, 32 pa lang. Yung ano, 37, hindi, 32. Hindi ba, 32 ba yun? 27, yan. Yung kabaligtaran yun, alam nyo na yun, di ba? Pero, ang pakabilis po ng mga araw, parang kailan lang. Yung kanta ho bang, parang kailan lang. Yung ganun, ano? Talaga naman, pagbabalikan nyo yung mga taong nakalipas, minsan nadaan kayo doon sa mga lugar na araw-araw ay inyong dinadaanan dahil sa pagpasok nyo sa trabaho, nalulungkot na nasasayahan po ako sapagkat, alam nyo, noon, ilang taong kong binabagtas niya ng kahabaan ng papuntang kasi sa paaralan namin, medyo pupunta kang papuntang rekto, no? Pero abinida ka muna. Konting doon sa may, ano kami, sa may T. Alonso Street eh. Sa harapan noon, merong kung dito kayo magdadaan sa Arangke, sa ano papuntang Arangke Market pala yon talaga. Arangke Market, pagtawid nyo, makikita nyo na yung building na Arellano High School. Panahon pa daw ho ng panahon pa daw ng Amerikano yan. Naabutan ko pa nga, teka, parang nasasabi ko tuloy yung edad ko. Naabutan ko yan nung ako, hindi pa ho ako teacher noon. It so happened na ako po ay diyan nakapag OJT, ano, OJT ba tawag doon? Nung kumuha ako ng BSE sa MLQU, diyan po ako na-assign, naabutan ko ho yung mga concept houses doon. Concept houses yung mga room pa, yung mga classroom. Biro nyo, ibig sabihin talaga mga Amerikano ang nag-ano niya, hindi po ba? At sangayon po sa ating datos diyan sa Arellano, ang mahal na ina ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos ay naging librarian po ng Arellano High School. Napakamalaking karangalan po sa atin yan. At marami pong mga justices na nag-aral sa atin. At isa pa,
In fact, yung si ano po, yung Batikang ano yon, si Efren Bata. Yan, si Efren Bata po, diyan nag-aarli sa atin. Kaya lang hindi po siya nakapagtapos dahil ano, pinagbuti niya yung kanyang paglalaro ng ano niya, expertise niya. Pool ba yon, no? Yon, doon siya nabantog sa buong mundo. Kaya alam nyo, ang tao ho, swerte-swerte lang yan eh. Di ba? Sinasabi ho, eh, talagang kailangan ng bawat isa sa atin sana ay maging professional tayo. Ibig sabihin, nakagraduate tayo ng isang kurso man lang, no? Kasi yun nga hong nakagraduate, eh, naghihirap. Medyo mahirap pang makahanap ng trabaho, yun pa kaya hong hindi. Pero may swerte rin ho yun kasi sabi nga ho, one in a million, na yung mga ganun, katulad ho ng ating dating senador Manny Pacquiao, nakita nyo, hindi naman ho siya nakapagtapos ng college, kailan lang na itong siya ay isang sikat na, nag-aral siya. Pero ang katotohanan, hindi naman ho siya talaga graduate ng college nung siya ay, kasi nag-boxing nga po siya, pero tingnan nyo, nabantog ho siya sa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At siya po ay nagbigay ng malaking karangalan sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya lalong naging kilala ang Pilipinas. Pag sinabing Pilipinas, Manny Pacquiao. Yan, hindi po ba? Yan o yung mga tatak eh. Pag sinabing Efren Bata, Pilipino. Yan, hindi po ba? Pag sinabing, sino ba yung magaling na singer na si Popoy ba yun? Isang Albay, you know? Pag sinabing gano, kasi kasama ho siya sa isa sa mga singer dyan sa American Talent, no? Yung, ano ba ang pangalan nun? Sino yung sikat na singer? Yan ho, yung Popo yata ang apelido, no? Alam niyo tayo mga Pilipino, hindi lamang po tayo sa sports, sa music, sa pagkatalino, sa academic, tayo ay bantog sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tatalino ng mga Pinoy eh, hindi ba? At hindi lang po yon, matsatsaga pa. Well, meron pa tayong another shoutout. Miss Jennifer Ocampio de Macyat is watching. Wow, thank you anak. Naalala mo naman ako. Ito po, isa sa mga guro ng Arellano. At ang balita ko, napalipat na siya sa iba. At mukhang department head ka na yata ngayon. Anak, ha? Thank you for watching. Miss Jennifer Ocampo de Macyat. Magaling na teacher ho yan sa social studies. But ang alam ko ngayon, isa ka ng department head, ha? Samuel Gabot, sabi niya, mukhang natabunan na yung pagpatay kay Percy Lapid dahil sa hostage taking kay Senator De Lima sa Camp Crame. Opo, nakita niyo po yung hostage sa na naganap, no? Sa hostage taking na naganap sa Camp Crame, no? At kaya nga kinausap ng ating Pangulo, ayan po si Samuel Gabot, kinausap ng ating Pangulo, si Senator De Lima, at sinasabi kung gusto niya raw magpalipat ng parang venue, no? Kung saan siya gustong lilipat ba siya ng ibang lugar para much safer kung ano yung pakiramdam niya. Pero tumanggi ang senadora at sabi okay na lang daw siya doon sa Oright. Napakadami pong mga news sa atin ngayon na talaga namang binabantayan po ng lahat ng ating mga mamamayan. Dahil siyempre, concerned po tayo. At ito nga, nakalagay po sa dyaryo. Sana naman ay huwag namang mangyari yon. Sinasabi ho dito na yun daw, may susunod pa daw kay Percy Lapid. Naku naman, huwag naman ho kayong ganyan, no? Sabi ho, may susunod pa raw kay Percy Lapid. Sang-ayon dun sa isang writer. Ano sabi? Ipinarating kay DILG Secretary Abalos, Percy Lapid, may kasunod pa? Huwag naman. Huwag nyo naman hong ubusin ng ating mga magagaling na broadcaster journalist, no? Alam nyo po, yung mga broadcaster journalist natin na magagaling, talaga namang nagsasabi naman siguro sila ng katotohanan at hindi nila sasabihin yon kung wala silang mga ebidensya. Sabi nga po, hindi tayo pwede magmarites-marites dito sa ganitong uri ng hanap buhay kasi kailangan ho dito meron tayong pinanghahawakan na dokumento dahil pag hindi baka magkaroon tayo ng libel cases at sa pagdating sa korte hindi ho pinaniniwalaan yung marites, ang pinaniniwalaan ay mga nakasulat na dokumento. Yan ho, ha, sabi what
a coincidence. Araw ng libing ni Percy nangyari yung insidente, anak ng teteng. Yan o ang tatak ni Mr. Sammy Gabot. Sabi niya, anak ng teteng. Yan, naalala ko tuloy si Senador Revilla, di ba? Bong Revilla, si anak ng teteng din ng ano niyan eh, ang kanyang bukang bibig, no? Ay, ako naman ho, anak ng baka. Okay sa alright. Talagang naalala ko tuloy po yung mga estudyante ko. Pag ano, yung isang estudyante ko na nurse, sinabi pa niya sa akin na nasa Canada na yata siya o Europe. Ma'am, di ko makalimutan yung lagi niyo sinasabi. Okay sa alright. Yan. Tayo ho kasi mga mamamayan, meron tayong mga salitang ating kinagigiliwan. No? Di po ba? Yan. Katulad ng sinasabi ho ni Sir Gabot, anak ng teteng. Katatapos ng libing ni Percy noong nangyari yung insidente tungkol po dun sa hostage taking kay Senator De Lima sa Camp Crame. At would you believe na nangyari yon sa loob ng Camp Crame? Para ho yatang takanta tayo ng katakataka, di ba? No? At bakit nangyari yon sa loob ng Camp Crame? Anyway, paimbestigahan siyempre ng ating mga autoridad yung mga pangyayaring yan, and hopefully makarinig po tayo ng mga totoong mga reports tungkol dyan. At ganun din po, inaalala natin at inaasahan din na sa lalong madaling panahon, ang pagkamatay ng ating kaibigan si Percy Lapid ay magkaroon na ng tinatawag na justice. No? Kasi po, sabi nga, a justice delayed is a justice denied. Pagka yan ho ay na-delayed ng na-delayed. Alam nyo naman, ang bilis ng panahon ngayon, baka bukas makalaba yan, tapos na isang taon. No? Pagka ganyan ho, palagay ko, mabibinbin na naman. Sana naman ho ay wag naman para isang malaking-malaking pagdarasal ng kanyang pamilya at ng mga kasama niya sa hanap buhay, ng mga kasamahan, na siyempre gusto natin magkaroon siya ng totoong justice, na wag naman yung baka may poll guy na gamitin na sinasabi ho na ating mga kasamahan sa media. Ang mahirap ika, baka magkaroon ng poll guy dyan. Hindi naman siguro, kasi mismo ang Presidente Marcos ang nagsabing papaimbestigahan niya. Well, umasa po tayo at siyempre, sabi nga, itong bago nating pamunuan ay maraming pangako sa atin at alam natin na tutuparin niya dahil number one, pangako niya sa mga mamamayan para maibangon din niya ang puri ng kanilang angkang Marcos na kung saan ng mga nakaraang panahon, dekada, ay nagkaroon ng batik. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo halos nakilala. Hindi po ba? Nakalulungkot pong isipin na ang mga Marcoses talaga ay maging sa ibang bansa ay talagang nabantog ho sila sa mga negative na kung ano-anong mga nasabi sa iba't ibang dyaryo, sa social media, kung saan-saan, di po ba? So, ngayon pong nakaupo na ang kanyang anak na si Bongbong Marcos Jr. ay alam natin na gagawin niya ang lahat para ma-vindicate naman ang kanilang pamilya dahil kung kayo man ang nasa kanyang lugar, gagawin niya yon, di po ba? Kung kaya't itong ating mga problema magmula dito sa mga monthly allowance ng libu-libong senior citizen na hindi nakukubra. At kaninang umaga, yung pinag-usapan natin ng ayuda ng DSWD sa mga citizen natin na mahihirap na dapat naka-receive din ng ayuda, parang nawala yung 7.5 billion na pera. Ang dakalaki po nun, saan napunta yun? Dapat ho, talagang ma-recover yun dahil malaking tulong po yun sa ating mga diskarteng mamamayan. So, yan po. Hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte. Nais ko pong pasalamatan ng lahat. At syempre, anyayahan po kayong lagi na sana po ay subaybayan ninyo. Please like, follow, subscribe ang ating pong Elizalde Broadcasting sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel at lahat po ng ating mga programa. Sa mga nagbigay po ng kanilang mga puna at mga kung ano pa ngayon, maraming salamat po Sir Gabot, Dr. Lloyd Adi Diaz,
at saka yung aking dating kasamahan, si Jennifer Ocampo de Macquiat, ang isa sa pinakamagaling na guro ng Arellano High School. Thank you very much sa inyo at please don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.